Kamusta po ang lahat? This is me again, ang inyong Ate Mai, and welcome back dito sa aking channel. Minsan sa ating buhay, hindi po natin maiiwasan ang magkaroon po tayo ng kaaway. Naniniwala po ba kayo? O kaya naman, merong mga taong naiinggit sa atin na kahit gaano pa tayo kabuti or mapagbigay sa kapwa, meron pa rin mga taong natitira na sobrang naiinggit sa atin, na kung minsan sila pa yung nagiging dahilan upang mapasama tayo sa ibang tao. Ang ibabahagi ko po sa inyong ritual ay may kinalaman din yan sa lahat ng aking mga nabanggit. Ngunit bago po ako magpatuloy, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood dito sa aking mga video. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, first time niyong napanood itong aking video na to, please don't forget to click the subscribe button, ganun din ang bell button upang updated po kayo palagi sa lahat ng mga bagong upload ko. At paalala ko rin po sa lahat, upang maging epektibo po ang mga ritual na inyong gagawin, pampaswerte man iyan or anong klase ng ritual, nako, kailangan ibibigay po natin palagi ang ating 100% ng paniniwala, kasi iyan po yung magbibigay epekto sa inyong ritual na gagawin dahil naniniwala kayo at itiniklaim nyo na agad ang positive result sa lahat ng inyong mga ginagawang pampaswerte o ritual. Ano-ano po ba ang mga kakailanganin natin dito sa ritual na ito? Unang-una, mga kailangan po tayo ng ating paglalagyan. So, maghanda po kayo ng isang babasagin na garapon. So, nakikita niyo naman itong garapon ko. Nilinis ko lang po ito na mabuti. Kinilinis ko po ito. Ito po ay pinaglagyan po ng palaman. So, kahit anong klase po ng garapon, basta't linisin nyo lang po itong mabuti, gawin nyo po yung itinuro ko sa inyong pag-cleanse, pwede nyo po iyang gamitin. At ang susunod po natin kakailanganin, maghanda po kayo ng asin. So, konting asin lang po ang ating kakailanganin dito sa ritual na ito. At ang susunod naman po, iminumungkahi ko na maghanda po kayo ng alcohol. Nakikita nyo naman, meron po ako ditong alcohol. Gagamitin ko po ito dito sa ating ritual. Alam naman natin na kapag ginagamit natin ang alcohol, ito ay naglilinis ng mga bakterya. Ano po? So, ganun din po ito dito sa ating ritual. Lilinisin ito ang mga taong laging nagagalit sa inyo, naiinggit sa inyo, or mga kaaway nyo na hanggang ngayon hindi talaga kayo tigilan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin kayong inaaway. So sa pamamagitan po ng alcohol na ating gagamitin at sa ritual na ituturo ko sa inyo, lahat ng yan ay malilinis, lalayuan kayo ng inyong mga kaaway, pati na rin ng mga taong naiinggit sa inyo. At ang kahuli-hulihan naman po, maghahanda po kayo ng papel. Puting papel po ang kakailangan natin dito. At syempre kung mayroong papel, kailangan nyo po ng panulat. Itim na ballpen po ang kakailangan natin dito. Ayan. Umpisa na po natin ang pamamaraan kung paano po natin gagawin itong ritual na ito. And syempre, ang ritual na ito ay napakaganda pong gawin sa araw po ng Martes at Biyernes. Anumang oras sa mga araw na yan, ay pwedeng-pwede nyo pong gawin ito. Ang unang-una nyo pong gagawin, ihanda nyo po ang inyong garapon at ang inyong alkohol. Ayan. Lagyan po natin ng alkohol ang garapon. So, kung itatanong nyo gaano karami ng alcohol ang aming ilalagay, hindi naman po kailangan puno nitong garapon na inyong gagamitin. So, pwede po yung 1/4 lamang ng garapon na inyong gagamitin. Ang dami ng alcohol na inyong ilalagay. Katulad na lang po yan. At ang susunod naman po natin gagawin ay ilalagay nyo po ang asin. So, gaano po karami ng asin ang inyong ilalagay? Ang ilalagay nyo lang po dito ay 3 pinch or 3 kurot ng asin. So, sa pamamagitan po ng paglalagay nyo po nito at pagbigkas ng mga pangalan ng mga taong gusto nyong lumayo sa iyo, yung mga kaaway nyo, yung mga taong naiinggit sa inyo, ay sasambitin nyo po iyan. 3 beses po nating ilalagay ang asin. 3 pinch po ng asin or yung tinatawag nating 3 kurot. Kapag nailagay nyo na po ang asin dito sa alcohol, huwag nyo po itong hahaluin. Ilagay nyo po muna yan dyan sa isang tabi at kuhanin nyo po ang inyong papel at ang inyong ballpen. So, syempre, dito sa papel ay isusulat nyo po ang pangalan. Buong pangalan ng taong gusto nyong patungkulan ng ritual na ito. Kung alam nyo po ang birthday din po, pwedeng-pwede nyo pong ilagay.
mas maganda po iyon. Ngunit kung hindi nyo po alam yung birthday or kapanganakan ng taong yon, ay pwede namang hindi nyo na po ilagay. At pangalan na lang po, buong pangalan po ang importante na ilalagay nyo dito. So halimbawa po, hindi lang isa o dalawa o tatlo ang mga taong gusto nyong gawa nito. So iminumungkahi ko po na isulat nyo lahat ng pangalan sunod-sunod. Wala pong problema, wala pong limit, ang dami ng pangalan na isusulat nyo po dito sa puting papel. Kapag naisulat nyo na po ang buong pangalan ng mga taong yan dito sa puting papel, ay ipo-fold po natin ito ng papalabas. Bakit po papalabas? Kasi gusto natin sila ay lumayo sa atin, mawala sa atin, para tayo ay matahimik na sa ating buhay. Palabas po natin yan, itutupik. At bawa na lang, nandito po ang mga pangalan ng inyong sinulat. So ito po ay ihaharap nyo sa inyo. And palabas po natin tutupiin itong papel. Ilang beses po ninyo itong tutupiin? Tupiin nyo po hanggang sa ito ay maging maliit at magkakasya po diyan sa garapon na inyong gagamitin. So katulad nito, tatlong beses kong tinupi at itinupi ko pa ng isa, ayan, pwede na po iyan. At ito po ay ilalagay natin dito sa garapon. Ngunit bago po natin ilagay dito sa loob ng garapon, iminumungkahi ko po na hilingin po natin sa pamamagitan ng alcohol at asin na ito ay lalayuan ako ng mga taong isinulat ko dito sa papel na ito. Banggitin niyo po ang mga pangalan nila isa-isa at ang inyong mga kahilingan. So kung ang kahilingan niyo ay layuan na kayo nito or tumigil na sila sa kachichismis inyo or wag na silang maingit sa inyo, depende po sa inyong kahilingan. Iyon po ang inyong hihilingin bago nyo po ilalagay itong papel dito sa loob ng garapon. Nakita nyo naman, ilagay ko na po dito sa loob ng garapon. Hayaan nyo lang po iyan dyan. Shake-shake nyo lang po para mabasa po talaga lahat, kabuuan ng papel na inyong inilagay diyan. Ang susunod naman po, tatakpan nyo na po ito. Ngayon, ano po ba ang gagawin nyo dito sa inyong ginawang ritual na ito? Ito po ay itatago nyo ng 7 araw at 7 gabi. So halimbawa, ginawa nyo po ito ng Biyernes, so bibilang po kayo Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes. Ibig sabihin, 7 araw at 7 gabi ninyong itatago iyan dyan. Huwag nyo po itong basta ilalagay dyan sa kung saan na nakikita ng ibang tao. Kailangan po kapag ginawa nyo itong ritual na ito, ay wala pong nakakakita sa inyo at nakakaalam na ginagawa nyo po ito. Hanggat maaari ay isekreto nyo po. At kapag ito po itinago nyo, pwede nyo itago diyan sa inyong kabinet sa hindi makikita po ng sino man. At iyan po ay hayaan nyo po diyan ng 7 araw at 7 gabi. Ngayon, kapag natapos na po ang 7 araw at 7 gabi, ano po ang susunod yung gagawin? Sa kinabukasan po, inyo pong kukuhanin itong garapon na ito, aalisin nyo po yung papel na nandito sa loob. Ayan. At ito pong papel na ito ay itatapon nyo sa basurahan. Ayan. Kapag naitapon nyo na po itong papel na ito diyan sa basurahan, ang susunod nyo pong gagawin, ito pong garapon na inyong ginamit ay inyo pong babasagin sa labas ng inyong bahay. So kapag sinabi ko pong sa labas ng inyong bahay, pwede po sa tagiliran ng inyong bahay, pwede sa likuran ng inyong bahay, pwede sa harapan ng inyong bahay. At kung wala naman po kayong space dyan sa harapan ng inyong bahay, sa labas ng inyong bahay, pwede naman po sa ibang lugar na mas mainam, wala pong makakaalam or makakakita sa inyong ginagawang pagbabasag po nitong garapon na ito. Napaka-sensitive po ng ating ritual na ito hanggat maaari wala pong makakakita nito upang maging epektibo ang inyong gagawin. So, iyan lang po ay isang pamamaraan na pwede nyong gawin upang layuan na kayo ng inyong mga kaaway, ng mga taong palagi na lang gumugulo sa buhay nyo, o kaya yung mga taong naiinggit sa inyo na talaga hanggang ngayon hindi kayo tigilan, na palagi pa rin kayong ichinichismis, palagi pa rin kayong sinisiraan sa ibang tao, o yung mga taong talaga namang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-move on. Ayan, kung kayo ay may mga ex diyan na talaga namang hindi tumitigil ng panggugulo sa inyo, pwede din po ito. Basta sa mga taong hindi nagiging maganda ang
idinudulot sa buhay nyo, ito po ang pwede nyong gawin. At hari nawa, kapag ginawa nyo po ito ay makapagdulot agad sa inyo ito ng positive result, mangyari kung ano man yung i-wish nyo. Basta palagi po nating tatandaan kapag tayo ay gagawa ng mga ganitong klase ng ritual, huwag po tayong mag-expect ng sobra-sobra. Ano po kasi, ang talab po nito at epekto nito ay utay-utay. Hindi po agad-agad kapag ginawa nyo ito at nakatapos na agad ang 7 araw, 7 gabi, ay tapos na agad. Ito po ay utay-utay. Mararamdaman nyo na lang po na talagang umiiwas na sila sa inyo or wala na silang ginagawang masama sa inyo. Yun po magiging epekto nito. At kailangan be positive po tayo habang ginagawa natin itong ritual na ito, na kung ano man yung ginagawa nyo yan ay talaga mangyayari kung ano man yung mga hiniling nyo. I hope naman ay makatulong sa inyo itong simpleng ritual na itinuro ko sa inyo ngayong araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to give me a like. Good luck po sa lahat ng mga gagawa. And I hope naman magkita-kita po tayo muli hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye-bye po!